What's up, creators? Artology here, and today, I'm gonna teach you how to hyperlapse. Pero bagong lahat, roll intro muna tayo para kunyari, pro vlogger tayo. Nga pala, sa mga bago di pa nakakilala sa akin dyan, ako nga pala isang multimedia student sa FEU Tech. Sa din ako cinematographer sa Arcos Digital. Gumagawa ako ng film, music video, commercial, VFX, and more. Minsan na rin ako nanominate at nanalo sa mga film festival. So, let's proceed. Ano nga ba ang hyperlapse? According to Wikipedia, hyperlapse or moving time-lapse is a technique in time-lapse photography for creating motion shots. So, ang hyperlapse parang time-lapse, pero camera in motion. So, gumagalaw siya na time-lapse. Sa time-lapse, kailangan mo ng camera, tripod, at shot ka, pwede mo siyang iwan. Sa hyperlapse, kailangan mo ng konting pasensya. Kasi sa bawat shot mo, kailangan mong igalaw konti-konti yung buong setup mo para magkaroon ka ng gumagalaw na time-lapse. So, pumunta naman tayo sa labas para mapakita ko sa inyo, step by step, kung paano nga ba ginagawa ang hyperlapse. Hey creators! Dito tayo ngayon sa Kapitolyo ng Maynila. Para gawin ang hyperlapse. At gagamit tayo ng Zhiyun Weebin S. Pwede rin naman ang tripod, pero mas mapapadali at mas complex ang pwede mong gawin sa hyperlapse. Tara, let's start! Una, find your subject. In this case, ang Kapitolyo ang ating subject. Pangalawa, mark your position. Kasi, gagalaw ka bawat shot na gagawin mo. Para ma-achieve natin yung moving timelapse. Pangatlo, stay on your subject. Para maging smooth yung edit natin sa ating hyperlapse. So tapos na tayo mag-hyperlapse, back to studio. So after natin mag-shoot, let's go to editing. So dito, di mo kailangan na professional editor ka. Kailangan mo lang basic knowledge sa pag-e-edit. Dahil hindi naman ganun ka-heavy ang pag-e-edit sa hyperlapse. Ang gagamitin nating software ngayon, walang iba kundi Adobe Premiere. So here we are in Adobe Premiere Pro. First step, kuha tayo ng sequence. 1080p, 24 frames. And syempre, import na natin yung pictures natin. Then, iti-trim ko muna dahil ilang beses din akong umulit. Ito yung preview niya. Then, ilagay na natin sa timeline. I-bit natin sa screen para mawala yung black bars. Then, halos tapos na tayo. Lagyan na lang natin ng Warp Stabilizer. Then, it's done! Ito yung preview niya. Sana may natutunan ka sa video na ito. Comment down below kung meron kang question. Or pwede ka rin mag-suggest na pwede natin i-content for our next video. And para updated ka, click mo na yung subscribe button and ring mo na yung bell. This is Artology and see you on the next vlog.